downstream industry. Pag sinabing downstream po, ano po yung nakalagay po sa mga gasoline station, baliktad rin. Kasi ang upstream yun yung wrong, no? So, downstream, sila yung in-charge nyo. So, the advocacy of increasing our understanding of the downstream oil industry is very important to us as information officers, especially the media practitioners who are partners in dissemination. Because we will be able to help in disseminating and let them understand or explain, no, to our, may kanya-kanya tayong publics, ano, to our audiences, the concerns of the industry, especially nowadays, napaka-galaw ng market, no, sa pagdating sa oil industry. Kaya, our, as information officers and members of media, our role is very important. So, in behalf of Region 10, PIA Region 10, we'd like to welcome you to this advocacy. And we hope you're going to get much information in such a way we'll be able also to disseminate this meaningfully, no, to our publics. So with that, good morning. Ang ahensya po namin ng PIA ay ang mandato niya ay para tumulong sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-communicate, ma-promote po yung mga iba't ibang programa ng gobyerno. At isa na ito ay ang matagal na namin na partner na ino-communicate ang program ay ang Department of Energy. So, umiikot ho kami para lalong maintindihan ang ating mga kababayan ano itong mga programa na nakalatag sa ahensyang ito, ang Department of Energy. At ang napaka-controversial na maya't maya na halos araw-araw when it comes to oil ay ang ating masabi kong partner sa advokasyang ito na umiikot sa bawat rehiyon ng Pilipinas ay ang media savvy price princess ng DOE. Palapakan natin si Director Knives Gonzaga. Kaya lang yung ginagawa namin ito, iniikot namin siya para maintindihan ano yung oil industry, downstream oil industry, ano ibig sabihin nito, ano yung mga mekanismo na nakalahag dito, at ano yung mga oil price increases, at paano ba nagmumula ito, kailan at paano ba nila ito hinahandle, itong mga issues on oil price increases. Mamaya tatalakayin nyo pa, niya po yan. At napakahalaga ang role ng media, kayo mga kapatid namin sa media. You are the members of the Regional Association Information Officers, right? At mga kapatid natin din sa private and government media are present here to communicate and to get this napakahalagang impormasyon na ito. Kasi ang role natin, napaka-powerful to shape, mold, reflect public opinion. Di ho ba? Kaya ang pamamaraan na ganito na inilalatag ng PIA para mailapit sila sa inyo ay ginagawa namin at umiikot ho kami. At hindi lang Region 10 at yung iba-iba pang regions na pupuntahan namin. So mamaya po tatalakayin nila. So hindi na po ako magpapahaba. Kasi napakahalaga yung kailangan nilang ipapahawatig sa inyo. Ang aming pakiusap lang na sana pagkatapos ng forum na to ay makasama namin kayong magiging lalaban para sa advocacy ang ito at para i-report, i-communicate, i-promote ano itong magagandang programa ng Department of Energy. No po. So In behalf of DOE, ang Philippine Information Agency, ang aming Director General na si DG Mari Okiniena, ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo. At sana makita-kita tayo sa inyong pamamahayag at ilatag at mabasa kung ano itong makuha natin na ma-share sa atin ng ating mga bisita ngayon. Pagdating sa issues and concerns on downstream oil industry.
ano yung epekto nito sa ating ekonomiya, at paano mapapaganda ang bawat buhay ng isang Pilipino. So maraming maraming salamat sa inyong pagtanong. Mas maganda, may konting background, history ng oil industry. So, oil was first introduced, yung oil na, petroleum, was first introduced into the country by Socony. Kerosene ang unang petroleum nga nisod sa Pilipinas. Kinaunahan na, manugtong sa una, o ang gasolinahan naman, ang kinaunahan ng gasolinahan, flying horse. So noon, ang first refinery was built in 1954 by Caltex sa Batangas. And exactly 50 years after, ilang isa. Kay sa ilang standard, daghan ang silang kinalat buhaton para continuously operate. Other than, na atay clear up na daghang requirement na dili na maayo kung ang daan ng refinery, dili nila ma-meet ang yung kasagaran sa requirements sa Clean Act. So, rather than upgrading, ilan na lang isa. So, naiba ng taong refinery. Nawa ang usa sa atong first. Well, first refinery to shut down din. Okay. So, eto naman yung sitwasyon sa industry. Actually, free market tayo before the 70s kasi nagkaroon ng oil crisis. And government took steps to ensure supply. So dito, nung araw, apat na refineries meron. Petron, yun yung fuel oil na original sa Cavite. Kapuan mo itong nag-oil spill? Itong ang iyang pipeline na buslot? Ito ang usa sa old refinery na gihimo na lang as storage. So, sa Bataan, then Caltex and Shell sa Batangas. Then up to six marketing companies. Pero noong noong araw nag-regulate naman after nagkaroon na ng crisis. So, lain-lain nga agency yung na-create until finally sa karon. Ang nagsusupervise sa industry is the Oil Industry Management Bureau. So if you will note my ERB dyan, yun yung government agency that was tasked to regulate or fix prices. Na-abolish na sila after the oil deregulation law. So ang ERB karon wala na. Ang naana lang, Energy Regulatory Commission. Na ang iyong trabaho ay puro power. Siya yung sa power rates fixing. Sa una, ang iyang i-regulate sa power was yung distribution utilities. After sa EPIRA, appeal na ang pati mga co-ops. Basta tanan niya rates, tanan about power. ERC. So wala na itong ERB na supposed to set prices. Kung kayong lumo sa una, under sa regulated pa lang, to the last centavo, nakaset sa ERB, dili ka pwede magbaligya higher or lower sa iset sa ERB. Yun mo to siya yung price setting. Pero at that time, nag-subsidize tayo on certain products. Okay, so, nung regulated, naging masyadong politicized, and as I said, government had to subsidize. So later, pakita na ko ang chart sa Oil Price Stabilization Fund, unsa siya kagrabe, because government had to regulate prices. So, may mga attempts to deregulate, especially because the global thrust really is free market, liberalization, dili na katong nationalization, puro control. So, may mga initial attempts. The first was to privatize yung Petron, which was the national oil company. Kay o gobyerno, daghan kay procedure. Unya, siya mo yung number one nga taga-subsidize. So, i-privatize ang Petron. So, karon wala na yung government share ang gobyerno sa any oil company.
So, ito yung basic na regulations affecting the downstream oil industry. So, when mother na mo is the BOE law, RA 7638, then Bible ng sector is the Oil Deregulation Law. You have the Clean Air Act na nag-determine, talagang na-provision specifying ano yung minimum quality ng petroleum products, because petroleum has been identified as one of the pinaka dako mga contributor sa air pollution. Ang iyang gihingon na the policy is to ensure a truly competitive market, the competition, under a regime of fair prices, wa niya gihingon na low price, fair, and an adequate and continuous supply of environmentally clean and high quality petroleum products. So ang trabaho talaga sa DOE is dapat na ay supply continuous and adequate, na ang quality ay maganda at ang presyo ay fair. Natan ang kolektahon na pag-abot sa produkto, kung crude or products na ay VAT, and that is 12%. So dito sa ang may excise tax na lang is gasoline and jet, kasi yung diesel, kerosene, LPG, bunker fuel, gihimo nga zero pag-charge sa VAT. Kana sa tanan na nasa excise tax before. So pag-charge na karon sa VAT nga ang petroleum na dating exempted, subsidized pa ga, charge of 10% initially, gi-zero na tong mga mass-based products para dili ana kadako ang impact sa pricing. Okay, so more tayo on crude importations. So ang itong crude, usually, hindi ay lang tadapita, kana itong crude sa kaya ng barko, no? So, then process sa refinery, kung crude as in raw material, so store sa terminals, it move all over the country in three modes. So, of course, tayo na rin, tankers. Okay, yung sa barko. Then, sa Manila, may pipelines na ito ang buo, sa white, sa black. Pero ang buti pa sa sa black, ang iyang karga is bunker na itong color. Yan ka ng white, kanang dili itong. So, white. Mga colorless or na like tinge na lang na color. Basically, colorless na lang ang kanang product. Kanong i-distill, no? Sa inyong mga chemistry, i-distill. So, ang color dyan na usually, halos colorless. Niya, ang di ma-distill, itong lata mo itong bunker, black. Then, overland, tank trucks. Nang kasagaran na mo yung po sila, tanker. Di ba? Ano yun na tanker? Ang truck. Pero kami gano'y nun, ang tanker na mo, pati. Sige na lang, tanker ko. Ang mo kasi nabuta. So, ang tanker, pwede yung truck, pwede yung barko. And then, may mga depots tayo. Like, dito, sa Cagayan de Oro, pila ni Kabuk ang depots na minsan sa inline ng companies. Katka, Lipo, Petron, Caltex, Shell, Phoenix. O, naka. Ang unit of measure sa petroleum industry is barrel. Pero hindi na siya equivalent sa usang kabaril na drum. Kaya ang usang kabaril, 200 liters. Ang barrel sa oil is 159 liters. Kanya, ma-import ka ang crude, magkawas din yung lain-lain ang produkto. Lain-lain lang ang iyang yield in terms of percentage, depende sa klase sa produkto. So, ang mga oil refiners, ila sa ning tanaw ni green. Unsa may demand. Unsa may mix sa demand. So, kung tanaw ni mo dali, kinanakuha ng demand ang diesel. Fuchsia. Demand na sa oil. Gusto na may pakita over time kung sa itsura sa itong oil demand. Nag-peak siya in 1997 before the yung Asian currency crisis.
Diba sabi lang nagpa-perverse ang ekonomiya sa Asia. So, nagtumbos ang ekonomiya, hindi sa pataas ng tatantong. So, muna yung demand. At that time, ang production sa refineries, syempre, sunod nila sa demand, yung yellow. So, taas dito, ubus ko siya. If you will note, in 2004, sugod na siya ubus kahit kunin yung nagsira si Caltex. So, in effect, ganilong puwa na direct imports, di ka dako, kaya nasara naman na yung refinery. O, kaning green, kaning green, pwede gamitong sa Pilipinas. Di ba may others dito, i-export. Okay, masama na nyo mo, bilhin na biligyan. Pero siyempre, ang export nyo mo, kung import na siya mga tira-tira sa inyong kuan, mas barato ng biligyan kaysa hindi mo na ng biligyan direct. Okay, in terms of market share, ang kinadako ang karoon is Petron, mga 39%. Sunod si Shell. Si Shell, 24%. And Caltex, sara niya refinery, maligya siya. Di palit ang mobile, ano pang bibaligya. So mga 10% na lang sa Caltex. Kaming Violet, ang new players na siya na nisunod since the regulation. So the likes of si Oil, Jetty, Phoenix, IMV, PTT, Petronas, Price. So 27% na sila sa market. So more than one-fourth. Pero in terms sa regional demand, siyempre pinakadako ang Metro Manila. And Luzon, no? So combined ang Luzon, ngayon lang ko sa tab, Visayas, ang Visayas is 11%, ang Mindanao is 16%. So Mindanao, mas bukod siya demand kaysa Visayas. Ano ka? Naman ang good products doon eh. Di ba, sige na silang biyahe. Mga truck, das, mga produkto, maabot. Muna, ako yung demand kaysa Visayas. So kung ano din silang doon, 16 o 11, 27%. The rest is, kung sa Luzon, kung sa Mainland. Na, mas dagdag masarap itong biyahe na magbaylan. So, ngayon taas ba ng presyo sa oil? Una-una, imported. So, kung may mahal dito, at ay may mo. Ikaduha, in general, anong hindi kamahal mo na siya? Kay, hapit na naman maubos. Kay, hindi ba siya renewable, di ba? Kung niya, maubos na, kung hapit na maubos, alamin na example sa Middle East, ang ilang kay, paspas kay yung konsumo, kay barato, mas paspas murot. So, kailangan buwan ako ni Mahalon, Aron, maghinahinay palit. Kunya, nakita pa ko, may mas dugay pa. Kung makita, okay. Mas gamay naman ang palito. Diba? Kung mas mahal. Okay. And then, ang usap pa is other, because hindi na siya maubos, kanang mga reserve sa oil, mas laong na. Speculations. 2 weeks ago, as the impression, di ba? May shoot up o galit, may almost 2 pesos na na-increase. Kaya naingon nga ang Syria bombahan sa Amerika. Last week, na-apay gamay. Next week, abot lang oil. Pero murag dili increase next week. Kaya sa first 3 days, di upos kayo. Ano? Di pa man ay magbombahay. Kaya manangkir pa man ay sa Kongreso. Diba? Saying ni Obama, I need congressional approval. So karoon nagdebate pa to sila. Nga, ang galing mga mag-speculate na magpalit o daghan kay tingaling maapektuhan ng supply, ano, yung makita po lang sa website ng mga presyo. So mukawas, based on our monitoring, ang presyo sa Pilipinas sa diesel is lowest except for countries na tagana. Kinsa may pwede mas barato na to? Kanang countries na ay subsidy.
So, Thailand, Malaysia, not a sila yung subsidy. So, siyempre, wala, ito kailangan, subsidize na sa gobyerno. In fact, kaming Indonesia, gusto pa na nila mataasan, hindi na nila mataasan. Kay, kuan. Pero sa gasolina, mas parato ang gasolina sa Indonesia kaysa sa diesel. Kanang pink, muna ito major sources of oil na crude. So, Saudi, Kuwait, Iraq, Iran, Russia. Sud na si Russia. Karon, alas na sa Middle East, no? Kaming yellow, magkatuta nila mo import of crudes of products. Pati finished products. Karon, Middle East, gikan dito, anak mo, agihan ng ilang Arab gold, pagdun sa Pilipinas. Okay, mga 3 weeks na siyang biyahe. Kung Amerika, mga 45 days. Ito ako masasaas, tuyo pa siya diyan. Balik ang Amerika, 45 days. Nakinanda ko ang barko, nagkukunayin ko, pila na ka-usya ni mga kian. Yun niya, so, pero kani siya na siya'y duha ka choke points. Kani nga ruta, pagkong sa ato. Usa is the Strait of Hormuz. Para lang ma-appreciate mo yung mga naman, yung mga balita, sige, mag-sit, kuhan ng presyo. Strait of Hormuz, kita mo, ani nga, kani siya, kani o, na ay portion na abog ng bottleneck. Nagkalita niya siyang nipis ka na agianan. Iran niya siyang atbang. So, mo ito, Iran, yun mo ganyan kung lisurong, ako niyang iba. So, mo ito, pero given na nasa price, nang niyabot ng tag-100, ito na niya Iran factor. Na anytime, pwede niya sirahan. Pero karoon, nabutang yun yung mga barco or mga big consuming countries kay kung ilan yung sirahan, ako mong bahay ta. So, ito man lang itong nadagko ng mga kuan, sources, okay. Unya, kinidinhi, muni siya ang Red Sea. Pwede kong maari din kung mablock dito. Pero duwas din muna ng Somalia din rin at ang pagkirata. Unya, itanawin mo din ang Egypt, o. Oh. Damanin ko ng sumpay, padungan to sa Mediterranean Sea, padung sa Europe. So parang isugdan sa tingin ng gugot, kaya ang to the left, ani niya, mga Afrika naman eh. North Africa. So, muna eh, problema ni mo, kini option ni siya na rin alternative, pero naman sa siya gugot, magkawili mo na rin. So, karon ang itabantayan sa kalimutan, Middle East of North Africa, MENA. Kay kinis lang may oil rich na region. So, muna, pagkupo sila dito, or mahadlo pa lang mga tao na nangita po sa supply, sa kanil ang presyo. Humingaw na gani. Title, cartel. Ang klaro gid na cartel nga gi-admit is OPEC. Pero ang meaning sa OPEC is Organization of Petroleum Exporting Countries, dili companies. So ang nag-cartel, mga OPEC, na basically Arabo, kaning nakakuha. Pero ganyang tanaw sa oil production, yung na-producer sa oil, number 2 ang Russia, number 3 ang Amerika. Dili na sila OPEC. Dili na sila mapilusabot. Producers, China, major din. Canada, Mexico, Brazil. Kanang manilip po ah. Norway, dili na sa number sa OPEC. Nga no, tanawa rin pikas. Amerika, dili na siya exporter. Ang iyong production, para iya, magkuhang sa iya. No? So, kami mga exporter, nag-organize na sila sa una, so, duha na ka major exporting country ang dili OPEC, and that is Russia and Norway. Dito, dito sa tatong pagkastikas, global demand. Kinsa may kinataasan ng demand? Amerika. Ang iyang demand is, sa una, almost 20 million barrels a day. Pila ba yung production? Dako siya production pero katunga ba sa iyong requirement? So asan na siya magkuha yung additional requirement? Ididiri sa common market. Muna nga umiyo na yung hurricane sa Amerika, nato siya mo igu sa
kanang Gulf of Mexico, tuaman na itong iyang mga oil-producing facilities. So, di ito sila, sarado ito sila. Kinalan mo palit siya sa mas dako yung paliton sa common market. Diba? So, wala, kung bagyo siya dito, isa dito ang palit, layo na ito siya. Tungod kay global commodity ang oil, hasta kita apektado. Ang Philippines, may nga, anong di man ka mo hangyo dito? Anong sunod-sunod na magitaan ng presyo sa international market? Tanawa mo nga, pila may atong konsumo. Point. Di ba point? Around 0.3. Di ba? Kung saan man yung pag-bargain, anong nga point ka naman, yun ay, yun sa mga sumo, mas malipay pa kung di ka madunggo dali kay nagkumabako akong kagahan. Pwede ka raman, tikon. So, kumpara dito sa US, China, India. Oh. Sa inyo, ako pa ngayon, taxi maybe? Presyo. Ang sa inyong suggestions, pwede ka akong complain, pero sana hindi ko complain. Okay, so, pag tinabangay ta, man yung pangayo, magkasinabdanay ta, mas na kong chances nga, pag tinabangay ta. So with that, alas 12 na, sasaksakto, nagansalam. Kani nga pangutana, mao nga, nganong ang gasolina diri sa Cagayan de Oro mas mahal kaysa uban syudad diri sa Mindanao? Mudiferensya og 3 paingon sa 4 peso. Ani amang gani ang among presidente sa Cagayan Consumante Incorporated, ang ba? KKI? Oh. Among presidente nga si Mike Banyos, pipila na katuig niya ni nga nakigbisog aron mahatagan og tubag. Niabot na kaning problema sa konsiyo sa syudad, niabot na kaning sa DDI apan hangtod karon wala gini matubag. Subo kayo paminawon nga sa pagsugot pala ining programa, nagasulti lang atong sponsor dire nga ang pagkontrolar sa presyo sa gasolina wala may ubos sa ilang mandato. So asa man kami karon mudangok, mao kana ang pamutana. Salamat. I also noted earlier na ang price monitoring nga mo duha pa lang sa iba Davao Cagayan de Oro. So comparison ang Davao much bigger ang kaninang demand, mas daghan ang players, although I started noticing sa pag-abot na maghapon, naghagagan ng player, pero we really want to get to the bottom of yung deeper analysis sa mga sitwasyon. But if it is any consolation, hindi lang Cagayan de Oro ang mahal. Mas mahal pa ang other areas versus na-adjun na siya, disparity between an area or yung mga iadool. O sa pamunta na po na ako, for example, pero the same na line na, ito Cagayan de Oro na ang mga bulk plants. Yung may ika nga, mas barato sa lugar na may bulk plants. Dagan na nga areas ngayon, similarly situated. Example, Tacloban and Ormo na naay bulk plants. Yung ika sa pitid ko. Ang Baybay, which is another town, mas barato. Bakto siya bulk plant. So ang Apolon, we really need yung more information kung sa yung mga kuwan nga ito. Naiusa ka, murag paspas kayo ito bagang ibang tao. Siguro na ito sila ismagling. Ano ah? Wala. So muna ang gusto na matanaw. And that's why we really need help. Kay kami, murag dili ginagawa na ito. Price fixing is not our function, but price reasonableness determination is, no? But para naman sa tanong, reasonable ba na, we really have to know the situation. Simple lang imong buhaton, no? Atuan nimo kung malabay ka sa gasolinahan sa imong lugar, imong kuhaan si imong cellphone, i-post dayon nimo date or time. Maura, para because since in a perfect market, the consumer should have the information unsa ang pinakabarato nga presyo, di ba? Mo man ang rational sa imong competition.
the consumer should be empowered with information asa ang barato. So unsa may lisod ana nga buhaton sa DOE nga follow up ana. You just ask the consumers to pakabana ra man. Just take a picture of the nearest kwanto yo i-post nimo. Nabitaw na sila i-display diha para mabawhan nimo gusto nimo pang mabawhan asa ang pinakabarato nga presyo sa imo lugar. Tan-aw nimo nga site kun di natubutan ang diha Cagayan, Iligan, kana. So actually, ang gusto ko isultinin mo is thank you na ano ba na initiative kasi mo na si target ni Secretary. So ang website will be interactive na pwede nga ang imong i-post ng kwan. So thank you mo. Ako nang tanawin nga reference. But eksakto ka ika nga ibaw lang ang tao, empowered siya. Mayong unto. You mentioned about checking the pumps of gas stations, but you never mentioned whether kung when it starts squeezing the nozzle, kung umugawas ba hangin o gasolina. Kaya ang 1,000 sa inunta lang sa Shell, kung 1,000 sa inunta lang sa Jetty, dili sila pareho o quantity. Kay mo na siya ang reklamo kasagaran sa mga transport, sa taxi, sa POJs because they prefer a certain gasoline station nga dito sila magpagasolina kay ang ilang 1,000 dyan. Sakto ang litro. Kaysa sa Picas, kay ilang 1,000 din na ganyan mo ako ito pilang kilometro nga ginalo sa ni. Ang usa, asa po na akong question, ma'am. Usa ra source sa atong oil gikan sa taas sa pag-angkat nato pagsulod o i-distribute sa atong mga dealers say for example sa tulo ka Big 3 o kining mga barkong players we cannot avoid to think that there is cartel because it's only one product and many sellers. So if you want to earn, if you want to make profit in such an industry, kinahanglan gid mo magsabot. So dili ini mo na sa muli kaya hindi sila magsabot-sabot aron maprotektaan nila ang ilang interes, ang ilang negosyo. So I guess me thinks that there is cartel. Sir, MFO, paki-tanong naman dun sa inyo yung gusto ginahan na kulang sa suka. Please inspect. Hindi, ibig sabihin ko ang iyang i-deliver. Paki-priority inspection. Okay, ang pangalawa, sir, hindi po tama na isa lang yung source. Kanya-kanya silang bili. And even for the product na ilang ibaligya, even for the same company, kanya-kanya na silang sources. Kaya ang procedure nila, they also go to the market bid out their requirement. So, kinsa kinabaratuhan, Singapore is just one source. Kung hindi mo itang tumapa, nagkamay ito silang lugar ng kanilang palitan. Lain-lain yung supplier, lain-lain yung time, lain-lain yung presyo. So for the same company, lain-lain na sila. So diliin ko nga ang source sa petrol, sa kanti, sa shell, pareho, dili. So ang premise nato is kuan, dili, eksakto. So ang conclusion nato, ang suspicions, not necessarily correct ang premises. Kuan, premise ka nga, isa resource, so sabot yun na sila. Kaya sa rin ang paligya, hindi po. Kanya-kanya sila. Even for the smaller players. ...ng regulation ng Department of Trade and Industry. But as far as the business is concerned, yung DOE po talaga. But we have a pending bill in Congress, in fact, muntik na siya mabasa, na talagang mag-detail ng mga jurisdiction ng dalawang government agency in the LPG sector. So sa LPG industry po, we have bulk supplier, yung supplier ng gas mismo. With the closure ng Caltex, so hindi wala na ang Caltex as refinery natin, di ba? After 50 years of operation ng Caltex, it's a business decision on the part of Caltex to close down their refinery operation. So we have two refineries na lang po. So refineries ang pero natin dyan, Petron and Shell, di ba?
So sila yung mga suppliers ng LPG na may refinery nagpa-process. And then on top of the refiners, we have 6 importers. Ito po yung mga bulk importers na kumukuha ng bultuhang malalaking bulk ng LPG or quantity ng LPG. We have Petron again as refiner also, and then Shell. We have Liquigas. Ang Liquigas po ang number one supplier ng mga independent LPG distributors and retailers, si Liquigas. Okay. We have also Petronas, Total, Price Gases. So kilala ang Total, ang Petronas at Price dito sa Visayas and Mindanao. But they have also entered their business in Luzon. Meron na sila mga auto LPG dispensing station. Okay? And then we have refillers in the as one of the stakeholders in the LPG industry. So, sa refillers na po, bukod sa bulk suppliers, like Petron, di ba, may mga refilling plants siya. So, we have more than 80 independent refillers. So, may mga Catgas, Continental Gas. So, on top of the bulk suppliers na may kanya-kanyang refilling plants, may mga independent refillers din po na nagre-refill ng mga tanke ng LPG. Of course, dealers, ito yung nagbebenta na may mga showroom like Gasol, exclusive Gasol na binibenta niya. And retail outlets, ito po yung kahit saan. In fact, that's our appeal to the local government unit to provide or to issue special permits dun sa mga LPG retail outlets natin. Kasi dun mga sari-sari store, para considered lang siya as general merchandise. Pero so far, di ba, ibang handle ng LPG products. It's a special products. Okay. So, this is the LPG industry. They stay from product, supplier, refillers, down to the retail outlets. Okay, na-mention ko po earlier that there's also an industry, the LPG cylinder industry handled by the Department of Trade and Industry. So, meron din supplier ng mga silindro, ng mga tangke ng LPG. So, meron tayong 11 manufacturers as accredited by the Bureau of Product Standards ng DPI. So, meron din importers ng tangke as well as traders ng tangke. So, on top of the suppliers na providers ng tangke, we have the service entities. Ito yung mga nagre-repair, nagre-requalify. And then, we have also an industry MOA signed last September 9, 1999 that encourages active participation of the industry to promote an orderly competition. So ito yung mga stakeholders na nagpirmahan sila ng agreement para ma-regulate or ma-monitor ang industry. Okay, with that, we have a department circular that provides yung mga requirements. Ano ba yung mga dapat requirements na not sa silindro? Di ba? May mga brand name, kung ano-ano mga kailangang marketing requirements na nandun sa silindro na dapat ihanapin mo once you monitor or inspect an LPG cylinders and the revised schedule of penalties. So we have also a tie-up with the Department of Trade and Industry as to the quality of the LPG cylinders. Sabi ko nga sa inyo, as far as the LPG cylinder is concerned, particularly the standard on quality, ang DTI din po yan through the Bureau of Product Standard. And then, of course, DILG, where our friends from the Bureau of Fire is under. So meron po kaming pinirmahan na memorandum of agreement para magtulungan tayo. In fact, that was the late Reyes pa nung nagpirmahan. Tapos naging sekretary namin si Secretary Reyes. So with that DOE-DILG MOA, para tulungan din po kami pag-implement ng mga batas on LPG industry. And recently, we just signed a cylinder ownership circular. Kasi po, sa mga tao, as sa mga LPG dealers, pag may bumili po ba sa inyo ng silindro, kung ano sinasabi, kanino ang silindro? Yung tangke. Sa consumer? Ano po ba sinasabi nila? As sa mga LPG dealers, anong pagkakaintindi nyo po as far as the ownership of the LPG cylinder is concerned? Kasi po, ang LPG cylinder is owned by the brand owner.
hindi po ng consumer. Hindi po ba? Iniiwan nila eh. Pinapalit nila ng iba. Hindi nila basta iniintay kung kailan marirefill yun. Di ba? Parang mga bote ng soft drinks. Ang may karapatan na para i-maintain yung cylinder is the brand owner. Kaya malinaw na malinaw sino ang nagmamay-ari nito. On deposit lang po ang nasa ano po. So nag-issue po kami to clarify that jurisdiction and responsibility. Okay. So on top of those laws, meron pong related laws na ginagamit din po sa pag-supervise ng industry. Yung Republic Act 623, an act to regulate the use of steel containers and so on and so forth. And then the Intellectual Property Rights Law. So yun sa mga IPR. Okay. So sabi nga nila, the LPG industry situation is marred by these unsafe and unfair practices. So yung illegal refilling, so nakita na natin na kung ano magiging epekto kapag it is illegally refilled. So yung accountability, responsibility na dapat gawin sa pag-maintain ng tangke, hindi po nangyayari. And then, cylinder tampering. Ito yung mas delikado eh. Kasi pag tinamper mo yung cylinder, like for instance, may tinatawag na annealing. Di po ba? Ano yung annealing, sir, sa fire? Familiar po ba? Yung annealing, ito yung tamang pagluluto ng tangke. Hindi siya an ordinary hinang, di ba? So, ina-anneal siya para maayos yung pagkakahinang, yung mga duktungan niya. So, minsan, may mga findings yung mga inspector na tinatamper yung tangke. Like, for instance, nagkakaroon ng cylinder capturing, di ba? Ang brand name nasa taas ng up. Taas ng body, and then yung kabila, pinapalitan nila, pinagmamatch nila yung ibang mga parte. So, so sa ngayon, yun ang nakikita namin problema on the part of the LPG sector. So, kapag nandyan lahat present yan, ano mangyayari, Laura? What's the next? Ayun. Busy daw ang fire protection group natin. Diba? Kapag nangyari na doon lahat yung ganung factors, ha? So magkakaroon ng sunog or pagsabog. Okay. So, ito ilan po sa mga illegal activities in the industry. Yung tampering and conversion of cylinders. Tingnan nyo. So, kung titingnan nyo, ang brand niya talaga is Gasol. Ayan. Nandun, may permanent markings. Naka-etch siya. Doon sa pinaka-template or doon sa body. Naka-embossed, di ba? Minsan, pero kung tinatamper nila, pinapalitan nila yon para hindi sila makasuhan ng illegal refilling. So ngayon, paano natin malalaman na may underfilling? Sige Lord, check. Diba? Doon, yun. Makikita nyo kung ano yung tear weight. What is tear weight? TW, yung nakikita sa tangke. Po? Okay. Ang tank weight without the content. Yung timbang ng tangke ng walang laman. Yun ang tear weight. Di ba? Timbang pa lang ng tangke. So, ang tear weight niya is 12 kilograms. Okay. Yan. Tapos plus the 11 kg na net weight, yung content. Di ba? So, ilan siya dapat? 23. Dapat ang gross weight niya is 23 kilograms. The tear weight plus the net weight. And then, ilan ang timbang niya nung sinukat siya? 22.4 kilograms. So, ibig sabihin, underfilled siya ng 0.6. or 600 grams. So, we have these penalties based on DOE Circular 2006.010. Okay. Ayan pa po. Okay. So, sabi ko nga, dapat lahat ng involved sa retailing ng LPG, merong weighing scale. So, yung calibrated weighing scale, regularly calibrated by the Department of Science and Technology or the local government units. So, kapag walang weighing scale on the part sa refiller, so 5,000 pesos. And then, 3,000 for the dealer, yung outlet ni reprimand, but we do require them to have their own weighing scale. So, on the part of, para ma-check niya rin yung binibenta niya kung tama at ma-check din ng consumer niya, okay? So, kapag naman nagkaroon ng refuse inspection, kasi we have a regular monitoring of those stakeholders. So, may mga inspector po kami. For the Mindanao area, we have the Mindanao Field Office based in Davao City. Nandito sila. So, sila po yung nag-i-inspect nitong mga refilling plants, dealers and retail outlets. Itong department circular na ito. Una,
Ito po ay para ma-guide ang mga pumasok o papasok sa negosyo ng pagbebenta ng LPP. Ano nga po bang LPP? Liquid. Ay, narinig ko, liquefied. Iba po ang liquefied sa liquid, ha? Liquefied po, LPG po yun. Ang hung liquid, yun hung ating mga produkto ng gasolina, diesel at kerosene. Okay, it also establishes the minimum criteria. It codified into a single document the accepted business practices. Kasi noon pong ako po ay maliit pa, meron na hong BP33. So, during kanino hong time yon, sino ho ang presidente at the time? Si then President Marcos. So, doon po sa BP33, andun din po yung ilang provision on LPP. So, ang ginawa ho, lahat ho ng mga related issuances, pinagsama-sama na ho dito po sa isang document na ito para ito na po yung reference. So, na-unify niya into one single document para isa na lang po ang ating titingnan. Next, it also aims to stop the proliferation of unsafe practices, no? Sa pagbebenta ng liquid petroleum products. And then, sa mga katulad po naming nasa government, ito ho ay nagbibigay din ng as a technical reference sa pag-grant po ng permits like the business permit ng LGU, ng Bureau of Fire po, Fire Safety Inspection Certificate, and so on and so forth. So, ang scope po niya, ito po ay yung mga company-owned, dealer-owned, at saka independent stations. Covered po din ng retail rules, yung pong mga mobile dispensing station, at ang bote-bote, o yung mga nasa unauthorized unauthorized na lalagyan, sisidla ng petroleum product. Marami po ba niyan dito sa inyong lugar? Marami? Nako. Okay. Okay po. So, admittedly, talaga naman pong marami dun sa mga far-flung areas po ito. Ano ho, yung mga pabukid na. So, ang key features, minimum standards, dyan po natin makita ang minimum standards and requirements, yung sa fuel storage, handling, transfer and dispensing, ano po ba yung kinakailangan na gawin ng mga interested na pumasok sa pagninegosyo, ano po ang dapat na mga dokumento na isubmit po sa Department of Energy, at yung parati rin hong every year na documentary requirements. So, dito niyo rin po makikita or mababasa kung ano ho yung sa pump calibration. How often po ba? Sino po ba ang involved dito? And then, yung testing, sealing, and product sampling, as well as yung product quality. Siyempre, pag ho tayo ay, pag po kami ay nagpunta sa estasyon ng mga gasolinahan at kami po ay may nakitang violation, may corresponding sanction. So, dito rin po nakapaloob yung punishable acts. And then, this is one way, ito pong pagpunta nyo po lahat dito, is one way of showing na kayo po ay sumusuporta sa amin pong public awareness program. So, sana po, hindi po titigil dito sa room na ito ang pag-share ninyo or yung kaalaman ninyo sa ginagawa po natin. Sana po tulungan niyo po kaming ma-disseminate yung information. And then, yun nga po, nabanggit po ni Assistant Director kanina na meron po kaming pending na LPG bill. Sana po magkaroon po kayo ng close or mismong support sa amin dito para po finally maiayos po natin ang industriya ng LPG. Na siya, mako-cover na siya ng aming regulation. Tama ba, Tony? Kapag nagre-retail na siya,
Oo, kasi retailing nga yun. So kapag na-identify natin na nagre-retail lang siya for public, hindi na sa pansarili. Kasi di ba normally po, ang mga may pansarili, yung mga may fleet of taxis, di po ba? May sarili din siyang demand. Pero kung once na for public use, so baka mag-govern na po yung aming ano regulation. Tama ba ako, attorney? Okay, sa retailing din po namin, pinagbawal po, sabi ng inappropriate container, like yung bote ng soft drinks, kasi lalo na, bawal po yun. In fact, bawal talaga sa magbenta. Kaya yung mga legitimate station, madalas namin tanong, meron ba kayo, nagtitinda ba kayo ng bote-bote? Pag sinabi nilang oo, hindi po namin sila ini-issuehan ng Certificate of Compliance, COC, yung pinakita ni Laura. So, tapos may penalty pa po siya na as against illegal trading, kasi wala siyang COC. So, bawal po talaga. Bawal sa mga gasolinahan na sila mismo nagbebenta o sila mismo alam nila. Kasi minsan po, nagbebenta ng bote-bote yung mga may, ano, mga outlet oh, na galing yun. Sa kanila. Galing din sa gas kanila, station. Mami, yung container may, na 20 liters, opo, 30 kasi liters. Kasi po naman, meron naman sila sinasabi na sa mga gas station dealers, hindi naman daw po nila alam kung saan paggagamitan nun. Diba? Kasi meron silang bumibili na minsan sa remote areas nadala, yung gano'n, na wala talagang legitimate or formal gas station. Na ordinance para ma-separate yung pag-i-issue ng business permit. Yun lang po. Okay. At sagutin daw ng fire. Kasi alam ko sa fire, merong mga parang number ng mga stocks. Kung, di ba yung mga ganon bago yung... Tsaka dapat required lahat ng establishment ini-inspect ng fire. Tama po ba? Diba? Lahat ng establishment, ini-inspect nyo. Meron sila talagang kinoconduct na inspection. So, kung yung mga retail outlets na yun, bago nila issue ng fire safety inspection certificate, dapat na-inspect nila, na ocular visit nila. Sir, yun nga po yung appeal namin talaga sa local government. Kasi yun sa mga LPG, may mga kwento din po kami. Like, for instance, nag-apply sa LGU, sa mayor's filling station. Yan ang ganon. Binigyan ni mayor ng mayor's permit. Akala niya, water filling station. Yung pala, LPG refilling. Di, sabi na, paano ba yun? Na-inspect ba? Kaya ganon din ang ano namin sa Bureau of Fire. Alam namin, ini-inspect niyo po. Pero admittedly, minsan kulang po tayo sa tao Kaya minsan, nag-i-issue lang ng may ibang, hindi fire safety inspection certificate. Parang inspection certificate lang muna yung ini-issue. Fire safety evaluation clearance. Yun po yung mga nakikita naming binibigay. Okay, iba pa yun sa FSIC. Sir, i-highlight ko lang to, binili nung director namin bago umalis, no? So, eto yung mga partnership namin with the local government units na kailangan namin. So, dito sabi niya, may issue ng local zoning. Ordinances leading to uncertainty of oil facilities and location. In fact, we have a proposal sa Congress na yung mga energy facility consider as infrastructure of national security. I-declare na ganon. Para hindi basta sa isang zoning clearance lang, mababago na. And then next, yun land use. The same lang halos po yan doon sa mga, national significance. Energy project as project of national significance. Tapos sa real property po, meron po kasi kaming issue minsan sa taxation based sa land use. Minsan nagre-reklamo po yung mga dealers na masyado, nadodouble tax po sila. Ang oil nakatax na sa national and then suddenly pagdating sa local, natatax pa po sila. So, and then use of idle government lands with GSTLF. Ang Oil Industry Management Bureau, di ba sabi namin, isa lang po kami sa bureau sa Department of Energy. We have the Power Bureau, the Renewable Energy Management Bureau, we have the Energy Utilization Management Bureau, we have the GSTLF. Ang GSTLF po yan, base sa batas, create po siya under RA 8479. It's a soft loan para dun sa mga ini-encourage sa amin na yung nagbobote-bote, mukhang magandang livelihood yun dahil nga bakit naman meron kung walang demand. So mag-put up sila ng sariling station. It's a gasoline station training and loan fund. So may fund po kami na pinauutang for you to put up a gas station. Even the LGU, yung mga nagre-reklamo po sa amin na mga local government na bakit mataas ang presyo sa kanila compared with other cities or municipalities. Sabi namin,
huwag tayo kayo ng sarili yung gas station para makita nyo talaga yung difference ng price. At the same time, you provide a good competition sa market, yung ganon. Okay, thank you, ma'am. Second is, yung ano, ma'am, yung i-clarify lang din namin sa Bureau of Fire na yung mga bago, yung mga station, so gas station na nag-i-inspect tayo, sabihin yung mga bagong construction o yung mga bagong naitayo, sabihin ng mga contractor na ito raw yung standard ng company nila. Tatanong ko lang, ma'am, kung kasi mayroon tayong sinusunod na batas, yung implementing rules and regulation ng RA9514 na nagko-conflict doon sa standard installation raw ng company. Say for example, Shell. Kanina nakikita natin doon sa ano, sa yung sa photos ninyo, yung sa ano, sa slides ninyo na may mga barriers yung gas station, yung steel barriers. Yung ibang station, ma'am, sinasabi nila na hindi raw yun kailangan ng company nila. Standard policy raw yun ng company nila. Sino ba yung masusunod doon, ma'am? Kasi penalty namin sila, may mag-i-insist talaga na na-approve to ng DOE. Of course, you will prevail. You hold all the power. Of course, you know, if they insist on their own local, on their own private standards, what you do is you do not issue any permit. Hindi ba? Because you prevail. You're the authority, sir. You're the authority. Anyway, yung sa general merchandise, nag-a-apply yun ng business permit o ng mayor's permit. And then, sari-saring produkto ang binibenta. Kasama doon ang LPG. Yung sa LPG, hingid pa rin ang permit from the DOE yun for the LPG. So before mabigyan ng general mayor's permit to cover the merchandise, kailangan yung kung saan may specific permit, for instance for the LPG na bibigay ng DOE, hingian muna ninyo ng permit from the DOE bago issue ng mayor's permit. Parang ganun ang mangyari doon. I would like to summarize all that we took up this afternoon in a form of a wish list before you go. I would like you to act as our good fairy God angels at ipagkaloob niyo sa amin itong aming wish list. One, sa mga fairy angels ng LGU, please help us in coordination with your issuance of business permits. How? You might want to duplicate what Davao City SP did and it's still in effect hanggang ngayon. Magpalabas po kayo ng city ordinance sa mga applicants and renewing their business permits. Humingi po muna sila ng certification from the DOE na wala po silang pending kaso, wala po silang violation sa DOE rules and regulations. Sa ating city, provincial, and municipal treasurers, mag-calibrate po kayo at mag-selyo ng bomba at ng timbangan. And you can charge fees accordingly. Kikita pa po kayo. Sa ating mga angels na men in black, in coordination naman po sa issuance ng inyong fire safety permits and ECCs ng DNREMB. Malaki pong tulong sa amin yan. Sa ating media, ano, yung mga gasoline dealers at saka LPG, wag na po natin paratingin pa ng strike 3. At tulad ng sinasabi ni Ma'am Del, we will recommend for the immediate cancellation ng license ninyo and closure ng establishment. As suggested kanina, let's police our ranks. And of course, dun sa ating pong mga kaibigan, BFF sa media, tulungan po ninyo kami sa aming dissemination nito. And this morning, meron pong nabanggit na meron daw silang association. Lahat ng madaanan nilang stasyon, kung ano yung presyong nakikita nila, post agad sa Facebook. We could start there. And with everybody's help, we can do it. So magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ito
akin. Bagong bago ko. Ayan o yung seal. May seal. At ito yung sinasabi natin na pinaka kung kailan, makikita nyo rito kung kailan kailan nito kinalibrate. 5 liters? Kinalibrate. Ito yung tinatawag na pipan, yung display ho. Okay, ito ho yung mga unit price. Ito ho yung run rating. Okay, yun ho yung steger ho nila. Okay, so lahat ho yan dapat nakikita sa bomba ko. Malinis mo, maganda po yung bomba. Ayan, ayan, ayan. Ganyan daw dapat kabilis muna. Okay. Walay sir po naman mukha na. Magdaan lang ho to, pero ako nabibigatan dahil hindi ko kaya. Tugulok. Nakasilyado naman po. Silyado ba sir? Oo, ito makita nyo sir. Hindi lang ho natin pwedeng say pasporado, pero masilipin nyo na lang ito. Yung takip po, sinerga ho niya. So, yan po yung nakaselyo. Tapos, oh, tsaka niya nilalagay ngayon ang calibration po na ganito. So, nasa linya yung difference yan. No, talagang in-adjust po niya na tolerable po. Yan naman tolerable yan. Minsan, pag mahinit ang panahon, nasa sobra ho yan.